Yung Matchmaker PH, Yumer El Valiente Marcial, dito nga po ay ititigil muna ang kanyang pagiging professional boxing. Maalala natin na napapicture din siya kay Caleb Plant. Nakatimbangan na niya ngayon sa larangan ng professional boxing. Dito ay matulad natin na magkasing laki lang naman talaga sila. Kaya in the future, pwede silang maglaban kapag umangat na ang karera ni Yumer Marcial sa professional. Dito nga po masasabi natin na malakas talaga si El Valiente. Kailangan lang talaga ng pulidong galawan, kung baga eh dapat kalkulado para hindi mapanga ng tuluyan. Dito nga po ay focus siya ngayon para sa Asian Games at sa Olympics para 2024. Kaya naman gusto niya talagang maging gold medalist sapagkat hindi pa niya nga ito nakuha. Kaya naman pinag-iigihan niya talaga ang pag-iensayo at dito nga po ay inanunsyo niya na nagsisimula na silang mag-training para makuha ang gintong medalya. At dito nga po ay iba't iba ang Team Pilipinas ay kasama niya sa larangan ng boxing at pag-iensayo. Dito nga po ay masasabi natin na seryoso talaga si El Valiente na makuha ang gold at maiuwi sa bansang Pilipinas. Ito'y karangalan ng ating bayan. Samantala mga kamatchmaker, ang pagbabalik nga po ni Jonas Zoro Sultan, lalaban nga po ngayong September 6 na. Dito nga po ay nag-iinsayo talaga ang ating kababayan at dito ay mababalik na naman ang pagiging aktibo ni Sultan. Maalala natin na huling laban niya ay nung pagkatalo niya kay Paul Butler at hindi na nga po ito nasundan. Kaya naman mga kamatchmaker ay masusubukan na naman ni Sultan ang kanyang pangangatawan sapagkat na-layoff nga po ito ng bahagya. Kaya naman mahirap talaga pag galing sa talo kaya kailangan niyang pag-igihan para umangat na naman sa ranking. Pero tiwala pa rin tayo kay Jonas Sultan na kaya niyang bakbakin ang kanyang kalaban sapagkat Zoro nga po siya. Kaya naman masasabi natin na all the best kay Jonas Sultan at abangan natin, suportahan natin ngayong September 6 na nga po yan. Yun lang.